Magandang buhay, magandang araw sa ating mga ka-agri sa buong mundo. Ngayong araw po ay i-share lang natin sa inyo yung ating konting knowledge po kung bakit ba ito na pa-bulaklak, paano ba ito na-induce itong mangga na ito kahit na it was induced last week of August po na rainy season. Ano ba yung mga ginawa dito? Ano ba yung mga techniques na ginamit ng mga kaibigan natin dito? Mga ka-agri, kung nakikita po niyo sa likod ko yan po. Ngayon po ay nasa third week po tayo ng September. At ito po ay nag-spray po sila ng inducer po dito last week of August yan po. At malamang malapit na itong 1 month. Yung bulaklak ng ano na ito, ng mango na ito. Pero yung sasagutin po nating tanong mga ka-agri, ano ba yung mga techniques na ginagamit namin dito sa bayan ng Leon? Paano po mag-induce yan kahit na rainy season? Kasi po malaking katanungan po yan sa ibang mga mango growers at sa mga beginners pa lang po, kung paano ba magagawa yun, bakit nakapag-induce po kami dito ng tawag doon ng flower ng mango. Sasagutin po natin yung mga tips. Unang-una po, as per experience rin po, before po tayo pumunta sa ating manggahan, be sure po na number one po, na try po nating mag-grasp yung dahon. I-try po nating ilukot or tawag doon, hawakan ng malakas yung dahon. Pag crunchy yung dahon mga ka-agri, ayan. Yun po, pag crunchy yung dahon ng ating mango, malamang ready po siya sa ano, sa inducement. Tama po yung gulang ng dahon. Kasi po pag kulang po ng number of months yung dahon ng ating mangga mga ka-agri, naku, ang hirap po mag-induce ng ano, ng flower. Dapat po yun po, tama yung gulang ng ating mangga ng dahon. Yun. So, siyempre po, ngayon, September po, nag-induce po sila, August, rainy season. Ano yung technique? Paano yun? Kailan kaya mag-spray ng inducer? Ayan ha. Yung ginagawa po namin dito, siyempre, dapat yung taingat mata mo ay palaging nasa ating pag-asa. May pag-asa ba? Yun. Yun. Dapat mong alamin na within those days, pag nag-spray po tayo ng inducer, mga ka-agri, hindi talaga uulan maghapon. Hindi po uulan maghapon para po dikit na dikit yung inducer. By the way po, ano ba yung mga inducer na ginagamit dito sa amin? As usual po, iwan ko lang kung meron pa ngayon. Hindi naman kasi ako nag-spray nito, yung katabi ko, kasi dito niya po yan sa part na po ng sinasaka akong lupa. Kasi po isabay na lang daw nila kasi sayang, malapit lang sa mga ibang puno doon sa kabila. Yung karamihan po ginagamit noon, yung tinatawag nating manggutun or manggublom. Hindi po tayo, hindi po tayo nag-advertise ng mga brands. Kahit naman anong klaseng mango inducer yan. Pangatlo po yung tips po natin, mga ka-agri, dapat malinisan yung sa ilalim sa puno. Yan po. Nilinis nila sa ilalim sa puno para po sure na walang mga insekto na pwedeng dumapo na marami talaga sa itaas. Kasi po ngayon po nag-uumpisa ng bumango yung kanyang bulaklak. Malamang po marami ang papasok dyan, mga bubuyog at saka iba't ibang mga insekto na pwedeng makatulong or pwedeng makasira ng tawag doon ng bulaklak ng ating mangga. Yun po. At saka isang tip pa po, yung isang tips na alam po natin simulat sa pulpo, nagpapausok sa ilalim. Kasi po yung unang panahon, wala pa namang inducer, yun naman ginagamit ng mga katutubo kahit dito sa amin. Nagsusunog sila ng mga kahoy para po magkaroon ng malakas na usok para po ma-induce yung bulaklak ng ating mangga. Pero ngayon po, hindi pa po sila nagpapausok. Maybe next week mag-start talaga sila magpapausok kasi nga po para mataboy yung mga masasamang insekto at saka ma-attract dapat yung mga bubuyog na mga pollinators po natin. Yan po.
Yung isa pa pong tips na pwede po nating masabay sa inyo na tungkol po sa pagpapaganda, pagpapaglumbo. Yung isang ginagawa po namin dati, naglalagay po kami ng additional na calcium. Yun po. Yung calcium kasi parang may ano siya, may properties po kasi yung calcium natin. Iwan ko kung anong kasing calcium talaga yun, nitrate or ano yun. Mayroon po siyang properties talaga na nagpapaingit eh. Kaya mapuwersa mo, ma-induce mo yung flowering. Mapapalabas talaga yung bulaklak. Kasi po dito sa amin pag summer, sabay-sabay yung namumulaklak yan. Kahit hindi ko pang spray ng inducer, pag grabing init po, mga mangga dito namumulaklak, nagbubunga po siya kusa. Pero kasi dito sa amin, gusto namin magkaroon ng tawag doon ng supply sa market kahit anong buwan. Sa ngayon, kulang na kulang yun eh. Kasi po, napaka-lean months po ngayon. Wala po kasing maraming nag-spray dati na lalabas ngayong buwan. Pero ito po kasi yung kanilang yung kanilang target po ay Christmas eh. Kaya dapat ngayon pa lang nag-spray ka na ng mangga mo. At saka, ano pa bang pwede natin masabi yan po? Yung palagi ang pag-check. Check mo lagi. Kasi po, after 3 days na parang hindi gumalaw po yung ginawa mong inducement na na pag-spray, pwede pong mag-spray uli. Pangalawang spray, parang dressing spray po. Para po na ma-force po siyang mamulaklak talaga yung ating mango po. Yun po yung mga pwede nating masabi na tips sa inyo, yung mga kaagri. Siguro po, pag ibang question na naman, pwede natin masagot kung sa susunod na mga episode natin dito. Baka marami pa po tayong mga video ang gagawin dito. Lalo na po, pag-umpisa na po itong magbunga na talaga, ano ba yung spray nila. Pero hindi po ito organic. This is non-organic. This is synthetic base po na tawag doon na pag-induce po ng ating mangga. Yun po. Dati, yung isa pang ginagawa dati dito na cultural na pagpapabulaklak po nito, kaso nga lang po, hindi po maganda eh. Hindi po maganda. Ito po, hindi ko ito ini-introduce sa inyo na gagawin ha. Yung dati po dito, namamatay yung mga mangga kasi po, yung ginagawa nila, lagyan nila ng butas sa sanga ng mangga. At saka lalagyan po yan ng kalburo. Yun po. Yun po. Lalagyan po yan ng kalburo, mai-induce po yung bulaklak dahil sa sobrang init na nararamdaman ng puno ng mangga. Pero hindi po yan maganda ha. Hindi ko po yan nirekomenda sa inyo. May ilang years, mamamatay po yung mangga. Hindi po maganda. Yun yung ginagamit dati. Alam niyo naman yung Pilipino, lahat na lang pwedeng mapagtripan, ginagawa. Pero may negative effect po siya. Namamatay po yung mangga. At saka siyempre po, hanggang doon na lang yung buhay ng mangga mo. Sayang naman mga kagri. Yun po kung may gusto po kayong i-comment, comment na lang po kayo kasi hindi naman po tayo expert. Yan po lagi yung sinasabi natin, hindi po tayo expert vlogger. Hindi po tayo magaling, hindi po tayo all knowledgeable po dito. Karamihan po nang sinishare po natin ay experience na natin. At saka yung mga ibang bagay na rin na narinig natin sa mga ibang lecturer po. Kaya sinishare lang po natin sa inyo. Yung mga tips po namin, yan po, mga tips po natin kung paano ma-induce yung bulaklak ng mango kahit po rainy season. Hanggang dito na lang po muna. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Bye-bye na po. God bless everyone. God bless ka magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayo, mga mango growers sa buong Pilipinas. Hanggang dito na lang. Bye-bye na po. Maraming salamat.